hiling ni Mayor Isko Moreno na sana raw ay mabigyan din siya ng advice ni Pangulong Duterte kung paano manalo sa eleksyon. Pero para kay Partido Reforma President Pantaleon Alvarez, Marcos versus Robredo lang ang labanan. Nasa front line ng balitang yan si Romel Lopez. Sakay ng chopper, dumating sa San Juan, Batangas si presidential aspirant Mayor Isko Moreno. Nag-motorcade siya sa vote-rich province. Kasama ni Yorme ang Batanggenyong si Senator Ralph Recto. Medyo na bad trip si Isko nang tanungin sa panawagang umatras na siya sa presidential race. Sila lang ba may monopolya ng kaalaman sa paglilingkod sa bayan? Good luck. Okay lang ako. At hindi ako nagkukubli sa inyo. Mahirap ang laban ko. Inihalin tulad din ni Yorme ang kanyang presidential run kay Pangulong Duterte na ani ay hindi rin nanguna noon sa survey. Umaasa raw siyang makausap ang Pangulo na kamakailan lang daw ay nakamiting ni Bongbong Marcos. Good for Marcos kung nabigyan siya ng advice. How I wish mabigyan din ako ng advice. Oh, paano manalo? Oh, kasi importante yun eh. Nag-meeting man sina Pangulong Duterte at Marcos Jr., sabi ni Deputy Presidential Spokesperson Chris Ablan, hindi ibig sabihin ito na may inendorso ng kandidato ang Pangulo. Ang siguradong endorsement para kay Bongbong ay mula sa National Unity Party na pang-apat sa pinakamalaking partido sa Kamara. Nagpasalamat naman dyan ang kampo ni Marcos Jr. Para naman kay Partido Reformer President Pantaleon Alvarez na kai-endorso lang kay Vice President Lenny Robredo. Sa tingin ko, in the end, dalawa lang ang maglalaban. Si Mr. Marcos at si Vice President Lenny Robredo. Sa kandidato sa presidential series ng One News, One PH at Go Negosyo, nanindigan si Robredo na may resibo siya sa mga pinapangako niya. Ano ba yung proof na kaya kong gawin? Yung aking track record. Wala akong pinangako na hindi ko nagawa. Hindi ako nangangako kung hindi ako sigurado magagawa ko yon. Sa ngayon, nabisita na ni Robredo ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Nakapunta na rin siya sa 55 probinsya mula na mag-umpisa ang kampanya. I officially announced my resignation. Kasunod naman ang pagkalas si Senator Ping Lacson sa Partido Reforma. Kumalas na rin ang spokesperson ng partido na si Ashley Acidillo. Nanindigan si Lacson na ang nasa 800 million pesos na pondong hinihingi sa kanya ang dahilan kaya nagkalamat siya sa Partido Reforma. Sagot naman ni Alvarez. Hindi naman kami humihingi ng yung suporta nga na sa kampanya. Hindi po. Yung precinct watchers lang during elections ay talagang napakahalaga po niyan sa lahat ng partido. Nagbabalita mula sa Frontline, Romel Lopez, News 5.